welcome back to my channel. It's me, Darren's Diary. And welcome pa bagong reaction video ang gagawin natin. It's been a while na nakapagawa tayo ng reaction video sa ibang artists. And this time, syempre, alam naman natin, yung sinusuportahan nating artist, medyo may pinagdadaanan sa kanyang dating handler or yung humahawak sa kanya. So this time, ang gagawa natin na reaction video ay ang Mariano G and Babing Lim nagkita na. So, tignan natin kung ano yung totoong kwento doon at ano yun, anong meron doon sa pagkikita na yun. So, kung di pa ba kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please do connect to Darren's Diary and put notification bell para updated kayo if gagawa natin ng reaction or chika about kay Mariano G at kay Babing Lim. Ayan. And ayan, one time po, nagkaroon kami ng pagkakataon na ma-interview si Mr. Babing Lim. So napakabait, napaka-humble, napaka-down to earth. Maraming salamat po sa mga sagot na ibinigay ninyo sa amin. And bago tayo tumungo kung saan pa, panoorin na natin to. Tignan na natin kung anong meron chika dito. So sabay-sabay tayo. Go! Babing Lim. So, alam niyo ba mga kapa na malapit talaga sa puso ko si Mariano? Okay. Bayan, seryoso na eh. Mariano. So, yung Mariano, yung pangalan ko, isinunod sa pangalan ng tatay ko. Kasi ang totoong pangalan is Marvin. So, Mariano, Marvin. So, pareho Marvin. Ah, Marvin. So, saan po galing yung Babing? Diba, inunahan ko na. Yeah. Yun. So, merong issue na lumabas about kay Mariano G and sa SY Talent. And yeah, so meron pong issue lumabas about kay Mariano G and sa SY Talent. And ayan, so ang nagawa pa po lang namin na reaction doon sa YouTube channel ng Melchis ay yung pagsasalita po ni Mariano. But yung sa side pa po ng SY, hindi pa po namin nakikita. Pero like what I said on the music, on the reaction video, disclaimer po, nag-react lang po kami regarding dun sa video and dun sa thought namin. Wala po kami gustong i-bash or bigyan ng parang masamang interpretasyon. Ayun lamang po ay naayon dun sa video na panood namin. So, ito din, gagawa natin ng reaction video, itong Babing Lim and Mariano, nagkita na nga ba? So, tignan natin kung totoong kwento doon. And this reaction video, disclaimer, is only my opinion and wala po tayong gustong i-bash or i-harm dito sa video na ito. Okay? Continue. Ikli din, ang daming nagko-comment dun sa mga videos na ina-upload ko. Kasi sa mga hindi po nakakaalam or sa mga hindi pa masyado nakakaalam, si Mr. Babing Lim po ay isang music producer. Gumagawa rin po siya ng mga music and nagpo-produce din po siya. And nasa industry po siya ng entertainment. And alam naman natin, si Mariano is one of the talented individual na nagbibigay sa atin ng happiness pagdating sa music. So, timely or sabihin natin parang pinagtagpo ng pagkakataon ang pangalang Mariano at Babing Lim kasi artist plus music producer, parang sila yung pinagtagpo ng pagkakataon na pagsamahin. Okay, so ituloy natin ang chika. Oh, especially pa dun sa mga videos na kasama ko sila Sticky. Yan, basahin nyo na lang, ang dami talaga. Especially yung video na in-upload ko kahapon, yung about dun sa first YouTube sweldo ni Sticky. And marami pa. Noon pa lang, may mga nagko-comment na about kay Mariano na sabi nga nila is kunin ko nga daw, lalo na ngayon. Sabi nila, tulungan ko daw si Mariano, ganyan. Sunod-sunod, ang dami, pati message, personal message. So parang ang daming nagki-care sa kanya, ang daming sumusuporta talaga. Totoo naman po yun, marami talagang sumusuporta kay Mariano. Ito din ha, as a reactor din po, nag-react din po ako sa SB19, one of the P-pop artists sa Pilipinas.
marami po kami nakakausap na OFW, mostly ang mga supporters ng SB19 and si Mariano rin po. Ang dami namin nakikita mga OFW na panagpupunta po kami sa live streaming ng mga core actor namin na nag-react po kay Mariano. Ang dami na mga, alam mo yon, yung mga wala na makahilig-hilig sa YouTube or wala na makahilig-hilig, pero nung nakita po talaga si Mariano, napalagay yung loob nila. Tapos nakita nila yung kagandahang loob and talent ng tao, kaya sinuportahan. So totoo pong maraming supporters ang Mariano all over the world. Mga overseas po, meron po siya mga supporters, and yung iba po doon nakikita namin sa aming mga live streaming. Sa nakikita natin. Saka syempre hindi naman din natin may pagkakailan na napakarami talaga nanonood kay Mariano doon sa SY. And magaling talaga siya. So, yes, maraming nanonood kay Mariano aside sa pagiging pagiging cute, pagiging talented, and makikita mo kasi yung pagiging genuine ni Mariano. As in, kaya doon din siya minahal ng mga tao. Sobra. Napapanood ko rin siya noon pa lang. And yun nga, nakita na kami ni Mariano. So, isang araw, actually hindi sinasadya yung pagkakataon na yun na nagkita kami sa SM Clark. That was November 2019. So medyo matagal na. Nakita ko siya doon, may kasama siya that time. Wala pa siya sa SY nung mga panahon na yun nung nakita ko siya. Kasama niya nun si Doggy. Binibilan yata siya ng damit. So, yun, nakita namin, nagpa-picture kami sa kanya, and then kay Doggy. And dun pa lang, alam na namin, parang kilala na namin nun si Mariano kasi parang nakita na namin siya sa isang video, pero hindi sa SY. Tapos, after ilang months, kasagsagan kasi that time ng binaliwala nung time na yun. After ilang months, kinover niya yung binaliwala. And then, doon na nagsimula na napanood ko na nga si Mariano sa SY. So, nakita ko na nasa SY na siya. Nakuha na siya ng SY Entertainment, Talent Entertainment. Maraming nagsasabi na bakit hindi ko nga daw siya kunin. Unang-una, hindi ko naman alam kung nasan siya ngayon. Pangalawa, syempre, hindi natin alam kung ano yung nangyayari. Oo, kumbaga kasi, malaking pangalan kasi si Mariano sa SY, and SY din is one of the agency, sabihin natin agency, na parang, hindi parang, tumulong, mabigyan din ng pangalan ng Mariano, kaya hindi tayo basta-basta pwedeng kumuha or mag-accept ng isang artist nang hindi klaro ang lahat, di ba? Kumbaga may pagdadaanan ng proseso yan, so hindi basta-basta. Pero sa sinabi nga ni Mr. Babin Lim, kilala niya na si Mariano way back pa, bago pa siya napapunta ng SY, and nag-cross na ang landas. Tinadhana kaya ito noon pa? Di ba? Hindi kasi di natin alam eh. May mga pagkakataon talaga na minsan akala natin, hindi relevant sa atin. Kumbaga parang, hindi connectado sa atin. Pero in the long run, nagsising in sa atin na, kaya kami nakita nito kasi parang meron kaming gustong gawin or meron kaming tatapusin. Parang ganun. So, tignan natin kung saan tutuloy yung kwento na to. Ang alam ko, meron silang mga kontrata dyan sa SY, and hindi natin alam kung tapos na nga ba yun or hindi pa. Saka yes. Syempre, ako ayoko naman kasing nakikialam din sa mga sitwasyon. Ito, kaya ako naman ginagawa kong video na to para kahit pa paano, makapagbigay din sa inyo ng kung bakit ginagawa ko rin ito, yung kagaya na tumutulong ako sa mga artist, sa mga musician na hindi kilala, yung mga nagdi-discover ng mga talent. Actually, ito, matagal ko nang ginagawa. Mga parang, nasa Baguio pa lang ako noon, parang 10 years ago, or more than 10 years ago, ginagawa ko na itong ganito. So, nagkataon lang, ito nga, lately, si Sticky nga yung madalas yung nakikita na kasama ko. Kasi, andito lang siya, malapit lang sa amin, and may pag-asa ba na mapunta si Mariano dito. Hindi natin alam, hindi ko naman sinasarado yung pinto sa mga ganong pagkakatao. Eh kung kung matapos naman na yung issue and wala na rin naman problema, siguro naman may chance, diba? Kasi nga, sabi ko nga kanina,
si Mr. Babin Lim is producer and music producer, and may studio din, may studio din naman siya na pwede niya ring ilagay or abigyan ng pagkakataon din si Mariano. So siguro din naman meron kung malinis na yung issue kay Mariano and SY, di ba? Pero dito sa amin kasi yung mga kasama natin dito, hindi sila kagaya ng mga nasa iba na nakatali sila sa kontrata. Dito kasi sa akin, ayoko kasi ng ganun eh. Kasi gusto ko dito, smooth lang yung relationship, maganda yung samahan. Ayoko yung mag-stay ka lang dahil nga may kontrata ka or dahil may responsibilidad ka. Kasi pag ganun, pag hindi naman na masaya yung tao, tapos nandyan pa rin sa'yo, pareho na kayong hindi magiging masaya. So sa akin, free lang siya, free lang sila. Ang maganda lang kay Mr. Babin din dun sa sinabi niya na parang hindi niya tinatali yung artist niya. Parang, meron akong studio, pwede ko kayong kunin, pero sa akin kayo, parang hindi niya inaangkin. Or let's say, hindi niya inaari. Ano siya eh, napaka-broad ng ano niya, napaka-broad. Pero hindi ko naman sinasabi din yung mga music producer, hindi ko naman sinasabi din na kasi nga, may kontrata. So, ibig sabihin, may ex-deal silang dalawa or may pinirmahan silang kontrata nga kailangan nilang tapusin. Pero ngayon kay Mr. Babin Lim nga, kumbaga sa kanya, ayaw niya ng problema. Kasi minsan nga, totoo nga naman din yun. Sa isang artist, minsan kasi pag naano ka na, alam mo yon, yung parang natotoxic na dun sa pressure, sa pagod, parang napupunta dun sa hindi inaasahan. So, nagkakaroon ng conflict yung talent and then yung manager o yung handler, di ba, nagkakaroon ng problema. Yung sa kanya, parang smooth lang, ayaw niya na masyadong problema. So, medyo may ano din doon, may good and bad. Yun ang pananaw niya, yun ang gusto niyang sundin kasi yun ang paniniwala niya. Kung ano yung gusto nila, kung mag-decide sila na ayaw na nila, okay lang. Ang importante, pag umalis sila, okay pa rin lahat. Walang problema. Diba? Walang samaan ng loob. Ganun. Walang masamang gusto tinapay. Gusto ko open lang. Kaya, correct. Siguro, kung may pagkakataon man, hindi natin alam. Hindi ko rin masabi. Pero, yun nga, sana maayos nila yon at sana hindi mangyari yung mga issue na napanood ko. At sana, magkaroon pa rin ng magandang future si Mariana. Kasi syempre, sayang yung boses niya. Sayang, di ba? Kung hindi mabibigyan ng pagkakataon na makabalik si Mariana. Sayang yung nasimulan. Sobrang yes, sayang. Sobra. So, kaya kung gusto niyo makapanood pa rin na kagaya nga ng mga, yan, mga nadidiscover na talent. So, marami rin tayo dito. Yan, kagaya nila Sticky, ni Kuya Welder, si Amben, si Daphne, si Emil. So, marami pa. So, ibig sabihin, marami na siyang artist na natulungan. Actually, si Mr. Babin Lim, nung kasagsagan nga talaga nung binaliwala, na ano ko na siya, nakita ko na siya doon, kasi sa studio nga niya ginawa yung recording na binaliwala. Correct me if I'm wrong, yun sa pagkakaintindi ko. Nakita ko siya doon, sabi, tapos nung nag-guess nga namin, biglang nag-sing in sa akin na, oo nga, parang nakita ko na tong tao na to. So, sana mabigyan talaga ng pagkakataon na makabalik si Mariano pagdating sa music entertainment. Kasi sayang din naman yung bata kung, di ba, kung hindi mabibigyan ng pagkakataon. And sana, maayos na rin yung gusot nila ng dating may hawak sa kanya. Sana ma-plan siya na maayos na para back to normal and back to work na ulit si Mariano, di ba? Siyempre, may mga pamilya din na kailangan suportahan. Eh kung wala nga naman trabaho, paano nga naman, di ba? So, napakarami pa. So, kung nakikinig ka man, Mariano, ngayon, hindi yung tatay ko ha, si Mariano G. Kung nakikinig ka man ngayon, Mariano, or napapanood mo man to, bilang isang, ayun, naging producer na rin, and may-ari ng isang studio at humahawak din ng mga talent. Alam ko yung puso mo may hinahanap yan eh. And sana mahanap mo yun. Kung ano man yun, hinahanap mo na yun. Kung hindi man yun yung dati na inaakala mo, baka kailangan lang din ng oras para makapag-isip-isip ka. And baka malay mo, medyo na-pressure ka lang, napagod ka lang. And hayaan mo muna. Pahinga. Alam mo, ang ganda ng advice niya. Diba? Kumbaga, kung napapagod ka, parang pahinga muna,
lumayo ka muna ng konti, magmuni-muni. Diba, yun ang mga kailangan natin eh. Pag may mga pagkakataon na parang natotoxic na tayo, we need to rest para mapag-isip, para ma-ano tayo, ma-freshen up, ganun. Para pag nagbumalik tayo dun sa sitwasyon, makakapag-isip tayo ng tama. So, ayan, ang magandang advice ni Mr. Babin din doon. Isang napakagandang bagay na gawin natin pag na-stress na tayo, napupuno na tayo. Kailangan diba? Natin magpahinga. Kailangan natin bumalik doon sa dati. Kailangan yes. natin balikan yung mga tao kung saan tayo nagsimula. Kailangan natin silang kausapin. Back to zero, saka parang syempre, ganun. Pamilya. Diba? Sila yung makakatulong talaga sa'yo. True. Okay. Maraming salamat. So, ito yung kwento dun sa Mariano G at Babin Lim nagkita na. So, ano pala yun? Way back pa, na wala pa sa SY si Mariano, nagkita na pala sila. Pero ano ha, ako, as an reactor na sinusubaybayan si Mariano, wish ko lang din, sana matapos na talaga yung issue nila dun sa SY. And sana makabalik na siya kung saan man yung gusto niya talaga na nagbibigay ng entertainment para sa mga taong sumusuporta sa kanya. And sa mga taong sumusuporta rin kay Mariano na nagiging way para mabigyan siya uli ng second chance if ever na matapos na nga yung issue. Ayan, good job guys, kasi hindi nyo binabayaan si Mariano. Nandiyan pa rin kayo until now na nakasuporta para sa kanya. And kay Mariano, wish you all the best and sana matapos na yung gusot na nangyayari ngayon sa'yo para chill ka na, hindi ka na stress, happy na lang tayo. Yung music mo na marinig namin kasi nag-aabang kami, nag-aantay kami sa panibagong cover song na naman na ibibigay mo kasi napakagaling mo kumanta, napaka-talented mo. And ayan, sana po nagustuhan niyo po ang ating reaction video na to para dito kay Mr. Babin Lim, yung kwento dun sa pagkikita nila ni Mariano. Ayan. So kung di pa kinakasubscribe sa aking YouTube channel, please do connect on my YouTube channel. Put notification bell para naman updated kayo. And to Mr. Babin Lim, maraming salamat po dun sa time na binigay niyo sa amin, na na-interview namin kayo, nakausap namin kayo, sabihin natin personally, maraming salamat po. Ayan. And kung mamamanood niyo po yung video na to, sana po maganda po yung mga sinasabi ko at may katuturan. Ayan. So thank you so much and see you again. Bye!